Nasa loob si Alex. Alam mo, nagpapakasayo na sila. Kasi nga, magkakaanak na sila, di ba? Ikaw ba yung may kagagawan kung bakit nalaman niya yung totoo? Hindi mo pwedeng itago yung totoo habang buhay. At hindi mo rin habang buhay pwedeng protektahan si Alex. Hindi ko ginawa yun para pagtakpan si Alex. Ginawa ko yun para sa sarili ko. Kung ikaw ang ama ng bata, magkakaayos kayo ni Juliana at bibitawan niya si Alex. You know what? You should be thanking me. I was saving your marriage. Nagsampa na ako ng kaso sa kanila. At sana, Sylvia, kung gaano mo kamahal si Alex, ganun mo rin sana mahalin yung sarili mo. Tulungan tayo, Sylvia. Pagbayarin natin sila. Kung hindi mo kaya, kahit bigyan mo lang sa akin yung resulta ng DNA. Anong bahala sa lahat? Training ni Daddy. Okay po, Daddy. Basta susunod ka, ha? Susunod saan? Mamamasyal kasi kami ni Abby mamaya. Oh, sige. Kain ka marami, anak, ha? I love you. I love you too, Daddy. Bye, anak. Saan ka ulit pupunta? Pagtawarin mo ko, Apo. Maling-mali kasi itong gagawin mo. Good morning, attorney. Copy niyo po. Kuya, buti dumating ka na. Ate Sylvia mo. Wala pa siya dito. Para sa'yo. Ano to? Si Victor. Nag-file ng disbarment complaint laban sa'yo. Anak, mauna na muna ako, ah. Maga pa kasi yung training ni Daddy. Okay po, Daddy. Basta susunod ka, ha?
Sunod saan? Mamamasyal kasi kami ni Abby mamaya. Oh, sige. Kain ka marami, anak, ha? Love you. I love you too, Daddy. Bye-bye, anak. Ulit pupunta? Patawarin mo ako, Apo. Maling-mali kasi itong gagawin mo. Good morning, attorney. Kopin niyo po. Buti dumating ka na. Ate Sylvia mo. Wala pa siya dito. Para sa'yo. Ano to? Si Victor. Nag-file ng disbarment complaint laban sa'yo. Sa kwarto niya. Hindi! Dito lang si Abby! Sa akin lang si Abby! Kate! Kate! Abby! Alis na kami ng anak ko, Victor! Balak mo, ha? Ilalayo mo sa akin ang anak ko? Iwan mo ako! Ako ang nanay ng bata. Ako may karapatan sa kanya. Dadaling ko siya kahit saan kung gusto mo. At bakit mo inadami si Abby dito? Iwan mo ako! Alam ko nung totoo sa dinadala mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Abby! Abby! Pwede ba kayo siya? Sumong umalis, ha? Sumong umalis? Sige! Gawin mo kung anong gusto mo, pero hindi mo isasama ang anak ko. Hindi, kasama ko si Abby dapat. Abby! Abby! Ah! Ikaw! Ang sasaya na! Pasalamat ka. Iniisip ko yung kapakanan ni Abby kaya hindi pa kita pinapakulong. Ha? Kaya umalis ka na habang binibigyan pa kita ng pagkakataon. Dahil kung hindi, sisiguro doon kung pupuyutin kayo sa kulungan ng kapit mo. Hindi! Hindi mangyayari yan! Hindi ako alis dito! Kasama si Abby! Victor! Maayos na siya itong bata, sabi ng doktor. Victor, naiintindihan kong galit mo at hindi kita masisisi, pero... Pero ano? Ano ko bang gusto niyo, Lola? Patawarin ko ulit siya? Bigyan ko ulit siya ng pagkakataon? Yun bang gusto niyo? Maraming beses ko na ko ginawa yun, pero hindi na ngayon. Lola, hindi ko ginusto maging masamang tao. Pero pinipilit nila ako. Sinasagad nila ako. Ang mali ko rin ho, Lola.
Dahil sa pagbubuntis ni Lian, umasa ako magiging maayos kami. Siguro nga, hindi naging mabuting asawa si Liana. Pero hindi siya masamang ina. Hindi siya nagkulang ng pagmamahal sa anak niyo. Nagawa niya lang yun dahil mahal na mahal niya si Abby. At ang alam ko rin, hindi siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang anak niya. Doktor, talaga bang wala ng paraan para maayos ito? I'll book you a hotel. Hindi na. Sa bahay na muna ako ni Lola Ope. Pero Alex, paano si Abby? May mga nakausap na ako para mabawi natin si Abby. Ikaw may karapatan sa kanya. Multivitamins, don't forget that. Prenatal vitamins. And of course, you need to... Ako na hong bahala kay Juliana. Umuwi na ho kayo. Ito, pantaksi niyo. Hindi ko kailangan yan. Kayo ang bahala. Ito ba talaga ang gusto niyo mangyari? Pagkatapos niyo magsumbong kay Victor? Huwag mo akong sisihin, Alex. Kung hindi kayo nagsama ni Juliana at hindi mo siya nabuntis, wala sanang ganitong gulo. Awa ka naman sa apo ko, Alex. Kung talagang mahal mo siya, tantanan mo na. Huwag mo nang guluhin ang buhay niya. Huwag mo na siyang ilagay sa ganitong sitwasyon. Hayaan mo na siyang mamuhay ng tahimik. Mahal ko po si Liana. At ako po ang magbibigay sa kanya ng tahimik na buhay. Maayos na siya itong bata, sabi ng doktor. Victor, naiintindihan kong galit mo at hindi kita masisisi, pero... Pero ano? Ano ko bang gusto niyo, Lola? Patawarin ko ulit siya? Bigyan ko ulit siya ng pagkakataon? Yun bang gusto niyo? Maraming beses ko na ako ginawa yun, pero hindi na ngayon. Lola, hindi ko ginustong maging masamang tao. Pero pinipilit nila ako. Sinasagad nila ako. Ang mali ko rin ho, Lola. Dahil sa pagbubuntis ni Lian, umasa ako magiging maayos kami. Siguro nga, hindi naging mabuting asawa si Liana. Pero hindi siya masamang ina. Hindi siya nagkulang ng pagmamahal sa anak niyo. Nagawa niya lang yun dahil mahal na mahal niya si Abby. At ang alam ko rin, hindi siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang anak niya. Doktor, talaga bang wala ng paraan para maayos ito? I'll book you a hotel. Hindi na. Sa bahay na muna ako ni Lola Ope. Pero Alex,
Paano si Abby? May mga nakausap na ako para mabawi natin si Abby. Ikaw may karapatan sa kanya. Alam mo, gago ka. Ha? Gago ka talaga. Gago! Gago! Ha? Gago ka! At binuntis mo pa talaga, ha? Hmm? Yan ang dahilan kung bakit iniwan ka ni Sylvia at iiwanan ka talaga niya. Alam mo, parang hindi ka abogado mag-isip, ha? Naniwala ako sa'yo, Alec. Naniwala ako sa'yo na titigilan mo na. Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Wala akong pagkukulang. Ako nag-ayon sa inyo dalawa ni Sylvia, hindi ba? Ba't pinipilit mo mapunta doon sa mali? Ma, please. Anong please? Pura pa ba lahat ang ginawa ko, Alec? Pinuprotekta ako, pangalan mo! Pangalan mo! Hindi mo pa naiintindihan yun! Pinagtakpan ko lang sa mga mali mong ginagawa! Hindi mo sabat yun? Maawa ka naman sa akin! Ma, hindi masasayang lahat ng ginawa mo para sa akin. Paano? Sige, sabihin mo sa akin, paano? Nalugpok ang lahat ng sarili mo sa kasalanan, ha? Sayang! Sayang ang lahat! Para saan? Ma, mahal ko si Juliana! At bubuo kami ng pamilya sa ayaw mo o sa gusto! Diyos ko! Pero mas okay po, na-complete tayo. Sige, anak, buksan ko lang, ha. Dito ka lang. O, Manang. Anong meron? Hindi mo alam. Nagkakagulo na mga anak mo. Gustong ipakulong ni Alex si Victor. Bakit? Anong nangyari kay Alex? Sigurado ako si Victor na may bakana nito. Pang alam ang sitwasyon. Nauuna mo na kagad yung pagtanggol si Alex. Eh kaya naman pala nagkaganon yung anak mo eh. Tingin niya, kahit anong kasalanan pwede niyang gawin dahil nandiyan ang kanyang ina para konsintihin siya. Sandali lang. Maayos kitang tinanggap, di ba? Pero huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagiging ina ko, ha? Anak ko ba talaga nagkamali? Kahit naman anong lapit ni Alex, kung hindi bumigay ang apo mo, edi wala sana tayong problema. Amelia, andito na ang problema. Kailangan nating harapin. Gawin na lang natin kung ano magtutuwid ng lahat. Ayan, nagbunga na ang kasalanan ni Juliana at Alex. Si Victor umalis kasama si Abby. Hindi matatapos ang gulong ito. Sa tingin niyo ba kung may solusyon ako ngayon, hindi ko gagawin? Ikaw ang ina ni Alex at Victor. Kausapin mo sila. Kailangan nila magkompromiso, magkausap, magkaayos, magkapatawaran. Doon lang matatapos lahat ng gulong ito. Inaanam ko na rin kung saan ba siya pwede magtago. Pero bukod sa tao sa gym, wala naman ang ibang malalapitan yun. Tayo lang pamilya ni Victor, kuya. Hindi sila makakalayo, Mateo. Financially incapable yun si Victor. Wala siyang sapat na pera na kinikita sa pagbaboxing niya. Pero, pwede siyang tulungan ng mga tao sa gym. Exactly. Okay, sige. Ako na bahala. Attorney. Si Attorney Madrigal na ang hawak ng Connect Telecom. What? Ako may hawak sa kumpanya na yun for years. Ako nagpasok sa kanila sa firm. I'm sorry, Alex, pero sila mismo nag-request eh. And we can't afford to lose this client. Mukhang kumalat na yung disbarment case against you. You have to resolve this, Alex. Nilapangalan mo na kasalalay dito. Sa ating dalawa, ako
ko ba ang siyang nagkulang?